Pabato! Rap sa labas! Rap! Thank you.
Vara de Mando, isang reproduksyon ng Vara de Mando ni General Emilio Aguinaldo na inihandog kay Pangulong Benigno S. Aquino III ni Doktora Maria Serena I. Jokno, tagapangulo ng Pamansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas bilang hudyat sa pagpapasinayan ng Museo ni Emilio Aguinaldo, ika-20 ng Marso taong 2015. Inyo pong nasasaksihan ang aming special coverage ng pagpapasinaya ng Museo ni Emilio Aguinaldo. Yan po ay nandito sa Dambana ni General Emilio Aguinaldo dito po sa Kawit, Cavite, at pinangunahan nga po ng Pangulo ang seremonyang ito. Kanina ay natunghayan po natin yung pag-aabot ni NHCP Chairperson Maria Serena Diokno kay Pangulong Aquino ng Cane of Command o yung Vara de Mando. Yan po ay replica ng cane na simbolo po ng kapangyarihan o otoridad ni General Aguinaldo bilang Kapitan Municipal o Gobernadorcillo ng Lalawigan ng Cavite, o dati po kilala bilang Cavite El Viejo. Bagong renovate po itong museum ito ni General Aguinaldo, na huli pong isinagawa ang renovation na bago dito ay taong 1998, nung pong anibersaryo, ika-100 taong anibersaryo ng ating kalayaan. At mas moderno po ang disenyo na makikita po natin ilang sandali na lamang sa gagawin pong paglilibot ng Pangulo. Mas interactive po ito. Bago nga po pumasok sa museo ang Pangulo, kanina ay dinaanan niya yung e-learning room o e-learning center na siya pong isa sa mga pinakabagong addition dito po sa museo ni Emilio Aguinaldo. Yun po ay naglalaman ng 30 mga computer units na siyang maaari pong magamit at a minimal fee ng mga kabataan at maging ng mga historian at mga guro ng ating kasaysayan sa kanila pong pagre-research tungkol sa kasaysayan at mga kontribusyon ni General Emilio Aguinaldo sa ating kalayaan. Yan po, nakikita natin may mga estudyante po, grade 5 and 6 students po, na siyang gumagamit nitong bagong bukas lamang na e-learning room. Dito po yan, makikita po natin yan sa grounds ng Aguinaldo Shrine. Nasa likod po yan nung mismong lumang bahay ni Pangulong Emilio Aguinaldo. At gaya nga po ng aking nabanggit, sinalubong po ang Pangulo at kasama po niya sa kanyang isasagawang paglilibot si National Historical Commission of the Philippines Chairperson Maria Serena Diokno, gayon din po si DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya, na siya pong fourth generation na apo ni General Emilio Aguinaldo. Kasama rin po sa kanyang paglilibot at pagtingin sa mga historical artifacts dito sa museo ni Aguinaldo, ang isa rin po sa mga descendants at kapatid po, nakababatang kapatid ni DOTC Secretary Abaya, na si Representative Francis Gerald Blueboy Abaya, na siya pong kongresista ng unang distrito ng Cavite. Siya rin po ay, gaya nga po ng aking nabanggit, siya po ay nakababatang kapatid ni Secretary Abaya, na apo sa tuhod ni General Aguinaldo. Ito pong nakikita natin ay malapit po yan sa entrance ng museo, nasa ground floor po yan. Tatlong palapag po itong museum. Sa unang palapag, makikita po natin yung mga display, mga diorama, at mga kagamitan, mga artifacts ng ginamit po ng unang Pangulo ng ating Republika.
Yan po, nililibot po yan ng Pangulo. Sa ground floor din po, makikita po natin yung hologram. Binago rin po ito. Ito po yung isa sa mga major na additions dito sa Dambana o sa museo ni Aguinaldo. Bagamat dati ay meron ng hologram, ngayon po ay binago po yung content nito. Dati po ay nandun po ang pagsasadula nung gabi, yung mga thoughts ni General Aguinaldo gabi bago yung pagdeklara ng Philippine Independence noong June 12, 1898. Ngayon po ay nandun din po ang ilan sa mga salita at mga akda ng dating Pangulo matapos din po ang deklarasyon ng independence ng Pilipinas. Nakikita rin po natin dito yung iba't ibang mga larawan, mga original na larawan po ito noong panahon ng panunukulan at maging bago ang pagdeklara ng pagiging Pangulo ni General Emilio Aguinaldo. Nandun din po ang curator ng museo ni Aguinaldo. Yan po nakikita natin na kausap ng Pangulo. Siya po si Ginoong Angelo Aguinaldo na siya rin pong isa sa mga apo, direct descendants ni General Emilio Aguinaldo. Siya po ay anak si Ginoong Angelo Aguinaldo na siyang curator po nitong museo. Siya po ay apo ng isa sa mga lalaking anak ni General Aguinaldo. At tila isa-isa pong lilibutin nga ng Pangulo. Meron din po maya-maya, dyan din po sa ground floor, ay merong isang 5-minute presentation na inaasahan po na panonoorin din ng Pangulong Aquino. Ito po ay magpapakita ng iba't ibang mga mahalagang eksena sa buhay ng ni General Aguinaldo at maging ilan sa mga bagay tungkol dito sa museo. Mamaya rin po, kung meron din pong oras pa, ay lilibutin din po ang ikalawang palapag ng museo. Lilibutin po ito ng Pangulong Aquino. Doon po naman, makikita po natin yung mga furniture nitong bahay. Matatandaan po natin na well-restored po itong dating tahanan ng unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Doon po makikita sa ikalawang palapag naman ang silid tulugan ng dating Pangulong Aguinaldo at maging yung mga silid din ng kanyang tatlong anak na babae. Nandun din po sa ikalawang palapag ang sala at ang dining table. Mahalaga po sa ating kasaysayan ng Pilipinas. Ayon na rin po sa curator ng museo kanina aking nakausap. Sabi niya, malaking mahalaga po sa history ng ating bayan yung dining table dahil dun po daw isinagawa dati, madalas isinasagawa ng dating Pangulong Aguinaldo. Yung mga pagpupulong niya kasama yung mga revolusyonaryo ng mga himagsikan at maging yung mga pagpupulong niya kasama yung kanyang mga opisyal ng unang Republika ng Pilipinas. Marami pong mahahalagang mga desisyon at mga pagpaplano sa ating kasaysayan ang naganap po dun sa dining room at dining table na iyon. Sa kasalukuyan nga po ay nasa unang palapag pa rin po ng museo ang Pangulo. Yan po yung aking nabanggit kanina, yung 5-minute presentation tungkol po sa buhay ni Aguinaldo at tungkol din po sa museo na siya pong kasalukuyang pinapanood ng Pangulong Aquino. At sa katapusan ay itinasya pa rin na ang watawat na dapat gamitin ng bansang itong nagsasarili. At ngayong hawak ng watawat ay aking iwinawagayway sa harap nitong kapulungan at nangapak na ang tayong lahat ng buong kaintip na ito'y ating mamahalin at ipagtatanggol hanggang sa kapulungan.
Habang nililibot po ng Pangulo ang museo at habang pinapanood po niya itong presentasyon sa tungkol po sa buhay ni Aguinaldo, ilan pong mga trivia, yung mga hindi po natin karanasan, ay sinabi niya na talagang proyekto ng kanilang ahensya na isaayos at gawing mas moderno at interactive.